Hello everyone and welcome to our Pop Fiction channel. I'm your host, June. Today we're doing POPFICASKS. And we have a special guest today, the author of the Bathroom Love Affair, Panic! Yes. Today, we want to get to know Panic more. Pero first things first, Panic, welcome to the Pop Fiction fam. Thank you, ma'am. Thank you, Pop. Thank you. We're so honored and happy to have you. Welcome to the growing family of Pop Fiction authors. Thank you, Pop. We're very happy to have you. We're very happy and honored dahil kami yung tinras mo with your story. We want to get to know you, syempre, kasi bago ka sa amin. We want to know your story as well. Umpisahan natin, bakit ka nga ba nakamask? Sir, ayaw mo pakilala. Hi, okay. Mama. And friends. And friends of Panic. And of course, we respect that here in Pop Fiction. Paano ka ba nag-umpisa magsulat, by the way? Na-influensyahan ako nung klase ko. Actually, elementary pa lang, grade 6. So, nagsusulat siya ng story niya tungkol sa, siyempre, friendship. Yung palang naman yung mahalaga that time. Mm-hmm. So, medyo inggitero. So, gumawa din ng sarili. And yun, nagustuhan. So, nagtuloy-tuloy. Ah, okay. So, nag-umpisa ka bang magsulat sa Wattpad na? Or first ba, nagsusulat ka sa ibang platform? Notebook, handwriting. Wow! Oh my gosh! You still have it now? Yung mga notebooks na yun? Mga notes mo? No, wala na. Kring vertical. Nakapangilabot pag binabasa ulit. So, dinispatcha na. Pero itong The Bathroom Love Affair naman, kailan mo siya inumpisang isulat? Last December 2018. Okay. And then, tuloy-tuloy ka na nun? Ay, na tapos mo siya. Medyo ang bilis mo magsulat, ha? Remake siya nung original story, so medyo naka-laid out na yung plan and improvement na lang dun sa writing and other plots. Ganyan, mga cliches, dagdag ng konti. Pero what inspired you to write ba The Bathroom Love Affair? Yung original story, so siyempre malagi natin siyang babanggit. Yung original story na-inspire siya, kaya siya nagawa dahil in a way, parang yun yung gusto kong maging takbo ng buhay ko. Medyo exciting, masaya. Though may challenge, pero in the end, masaya pa rin. Okay. So yun. And si The Bathroom Love Affair, parang remake siya. Parang revamp. So new and improved version, yes, of the first story. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa story ng The Bathroom Love Affair. For, like ako personally, hindi ko pa siya nababasa in its entirety. Kinwento pa lang sa akin. Anong aabangan ko dito? So, main inspiration ko sa kanya na parang line is yung paradox na what if yung unstoppable force ay ma-meet yung immovable object. So, yung para sa kanya yung immovable object is si Eros. So, para sa kanya, planado na yung buhay niya. Ganito yung gagawin niya. Someday, mayroon ng plano in years to come. While si Zach naman, siya yung unstoppable force na walang direction yung buhay. Tingin niya, gano'n. Nag-aanap pa siya kung saan niya gusto pumunta. And nag-meet sila. So, ayun. So, doon nag-start yung story nila. Oo. Then, so yun, kagulo na sila doon. Exciting! Oh my gosh. And then, ito bang The Bathroom Love Affair, inspired ba siya ng mga character sa buhay mo? Or meron ba tong relate ka ba dito? Or meron ka bang mga kaibigan na characters talaga nitong book? Ah, wala. Ano po? Entire imagination. Wow! Oh my gosh! Siguro, sa emotion siguro, humuhugot minsan. Pero yung characters, entirely different kinds of persons. Para sa akin. And, wait. Matanong ko lang. Sino mga authors ka na-inspire para magsulat? So yun, bukod sa klasiko ng grade 6. So, ayan. Sa Wattpad, from Peach Exhibition. So, Piper 8 Heartbeats? Yes po. Oh. And si Ali Looney. Oo. So, yun. Oh, alam mo, they are both pop fiction authors. Maybe someday you guys can do a collab or maybe someday makapag-meet kayo sa, yes, book signing. Yan. MIBF.
Ayun. And also pala, thank you dun sa classmate ni Panic nung grade 6. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala siyang ganito ngayon. And of course, wala kaming partnership with Panic kung hindi dahil sa'yo. So, thank you whoever you are. Talagang may sala. Siya talagang may sala. Ano namang masasabi mo dun sa mga readers mo? And ngayon, you have a book na. Thank you dun sa mga nagmasimula umpisa tapos ngayon na sumusuporta hanggang ngayon. Dun sa mga bago, thank you din dahil hindi ko inaasahan na magiging ganun ka-positive yung support nyo sa The Bottom Love Affair. From Pop Fiction din, thank you guys for always supporting us, ha. And then thank you for your warm reception for this one of a kind story. Please know na we will continue to give you a different kind of storytelling lagi. Another question, bakit Eros yung naisip mo name ng characters mo? As in, wala talaga akong maisip na pangalan nun. And medyo napapagbasa-basa kasi ako ng story ni Rick Riordan. Mm-hmm. So, yung kay Lapper si Jackson. So, naisip ko, bakit hindi Eros? Diba? Ang meaning ng Eros ay love. So, mm-hmm. Why not yun na lang? Since wala naman akong maisip talaga. So, si Zach, napulot ko lang kung saan. Baka si Zach. Okay, yun. Minahal ko naman sila. Oh. Of course, kasi ewan ko ah, hindi ko ma-explain, pero di ba once you write a character, usually, parang nagiging anak mo na sila. At the same time, pati yung libro or yung story, nagiging baby mo sila. Yes. Anong feelings mo na ngayon may book ka na? Very proud, syempre, kasi minahal ng mga tao yung si Zach at si Eros, yung kwento nila. Mm-hmm. Iyon, overwhelmed din kasi hindi ko inaasahan na mapapublish ang isang boys love as an actual book. Kaya thank you sa Pop Fiction. No, thank you. Actually, we're really honored na to have you in our family. Also, may nagpapatanong sa akin, ano daw ibig sabihin? Wow. Saang play derived yung mahiwagang batis? Wala. Wala siya actually. Alam ko siya, as in, naghalungkat ako kung saan man sa isip ko lang kung ano yung pwedeng... Kasi kapag gumagawa ako ng story, gusto ko hindi lang nakafocus yung characters dun sa love story nila. Gusto ko meron din silang parang iba pang pinagkakaabalan bukod dun sa isa't isa. So, naisip ko, why not si Eros ay maging aspiring theater actor. So, naisip ko si Mahiwagang Batis din. Iyon, parang... So, parang it's a story within a story. Yes po, okay. Parang wow. Nagtugma-tugma na lang. Do you plan on writing a sequel to this book? Dito sa mga nakakilala sa akin as a writer, alam nyo naman na ang mga story ko, karamihan ay puro hindi maganda yung ending, mga hindi nagkakatuloy. Oh my gosh, so, si Zach and Eros, siguro, pwede, pero sa ngayon gusto kong masaya muna silang dalawa sa isa't isa. Okay, nabasa kami. Some parts of the ending. Five words. Mga isang sentence na basa natin. So, what's next after The Bottom Love Affair naman? So yung gusto, hopefully magkaroon pa ng mga panibagong libro. Matapos ko yung mga hindi pa tapos. Ayan, so what's coming, meron naman akong nabubuong idea. So sa ngayon, title pa lang siya. So nauna pa yung title kasi sa mismong story, tapos pati yung title ng sequel. Yung mismong story, characters wala pa. Pero, oh my gosh, may sequel. Baka, nadulas siya. Baka sakali naman, si Pagin, ganyan. Anong message mo to everyone sa Pop Fiction readers natin and at the same time to your fans, to all your readers? So sa Pop Fiction family mo na thank you sa opportunity. Kay Ma'am Ella, thank you sa pag-take ng risk sa akin. Kay Sir James, thank you po sa magandang cover. Hi, James. And the rest of the team na nagpaganda dun sa kwento ni Eros sa kanila. Para sa friends, sa mga friends na nakakilala sa akin, ayan, kala Madam, kala Marshy, hello. Hi. Hello. Ayan, ito pa din isa sa mga wish natin. Sa aking family, thank you sa support. Alam niyo, I love you guys. Hello, Ma. And please like and subscribe, click the bell button somewhere here. And then, subscribe kayo sa YouTube channel ng Pop Fiction para lagi kayong updated. Thank you again, guys. Thank you for supporting Pop Fiction. And see you next time. Bye!